Magandang gabi po sa inyong lahat muli, no? Alam niyo po, ako ay merong isang awit na nakita sa, narinig sa isang YouTube. At dito ko na lamang hahanapin sa aking cellphone. Ang title ng kanta ay Jolene. Ito ay pinasikat ni Dolly Parton. Sabi dito sa kanta, Jolene, 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 Jolene. I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 Jolene. Please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Siguro may tuturing natin na ito ay isang awit ng pag-ibig, awit ng pagsusumamo, dahil tila baga ang lalaking minamahal ng nagsasalita sa kanta ay nagmamakaawa dahil yung lalaki niya ay natukso. At sabi ko, ganito ang larawan na ibinibigay sa atin ng tukso sa Ebanghelyo. Of course, hindi ng isang magandang babae, kundi isang larawan na kung saan ay nagpapakita sa atin ang kapangyarihan ng isang inilalahad ng Diablo, ni Satanas, noong ang ating Panginoon ay nasa disyerto. Magaganda, napapalamutian ng kagandahan ang ibinibigay, iniaalok ng Diablo sa ating Panginoong Hesukristo. Anong sabi ng Diablo? O ayan, dahil sa kagutuman ng Panginoon, kaya mo namang gawing tinapay yung mga batong iyan. O diba, isang temptation that is really beautifully wrapped, perfectly timed sa panahon ng kagutuman. O hindi ba ang mga tukso sa ating buhay malimit, perfectly timed? Kaya nga tayo ay nahuhulog, kaya tayo ay bumibigay dahil sa tuksong ito. O sa scriptures, maraming ganyan. Adam, for example, David, Job, si Peter. At sinasabi nga sa ni St. Paul na tayong lahat ay napapaloob sa ganitong katatayuan na may mga tuksong dumarating. Pero ayan, ang ating Panginoon ay parang binibigyan niya ng lecture si ang demonyo, ang Diablo. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Na oo nga't maaring magutom ang katawang ito, na sa huli ay baka hindi na matugunan ng pangangailangang pisikal, subalit may mas malalim na umiiral sa atin. At yan ay ang spiritual. That you feed your spiritual hunger with the Word of God.
Hindi lamang doon, nagkasya ang gusto ng Diablo kay Jesus. O meron pang isang offer, not only for the satisfaction of the body, but the satisfaction of the mind. Ano ba ang satisfaction of the mind na sinasabi dito? Yung kapangyarihan, symbolized by the kingdom o kaharian na ibibigay daw ng Diablo sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sarap kaya minsan ng ganito, nang tayo ay napapadala sa tukso na kung saan ay tayo ay nagpaparamdam ng kapangyarihan sa ibang tao. O minsan may term sila rito, yung power tripping, yung nananaig, no, yung gusto ko lang exercise ang aking kapangyarihan, ang aking power over charity, over love, over considerations. At marami sa atin, kahit ang inyong abang lingkod, ay malimit, ay humaharap sa ganitong panunukso, lalo na sa aking katatayuan bilang isang pari, na kung saan ay may mga nasasagasaan, may mga nasasaktan because of that false claim that yes, I have the power to lord over other people. O minsan sa ating sitwasyon sa buhay, minsan yung mga magulang, bagamat ako hindi isang magulang, ako na may isang anak, na kung saan ay parabang naiisip natin na parang sobra na yata si nanay, sobra na yata si tatay. Naakala natin lahat ng ginagawa natin sa ating mga anak ay tama. At malimit, ayaw natin nasasagot. Sa amin ang tawag doon, sasampilungin kita. Alam niyo sampilong sa ano, Tagalog? Hindi lang siya sampal, hinahampas yung bibig. Sumasagot ka. Sasampilungin kita. O kaya naman sa ibang paraan, sa mga magkakaibigan, sa atin, sa lipunan natin, na tayo ay bumabagsak sa ganito dahil minsan kasarap ng pakiramdam na parang akin ito, kaharian ko ito. At ang aking desisyon, ang aking gawain ang siyang mananaig. Oh. Pero, yun nga, ang offer ng devil ay bibigay ko, pero sambahin mo ako. Eh, hindi patatalo ang ating Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Pangatlo, ay dito natin din nakikita ang lalim ng pagkakaalam ng Diablo sa ganitong uri ng panunukso kahit ang kasulatan ay kanyang ginamit. O teka nga, aking palamutian ng Bible passage, itong panunukso kay Jesus. O ano yun? Noong sabi niya, o sige, andito ka sa taloktok ng templo, ikaw ay magpatihulog at sasaluhin ka ng mga anghel bago bumagsak ang paa mo o matisod sa bato. Pero na sinasabi ng Panginoon, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. May mga ganito rin tayong temptations na may mga pagkakataon na tayo ay maninikluhod, magdadasal, at magdidemand sa Panginoon. Ang ating panalangin ay mistulang pagsubok sa Panginoon. O sige, kung makapangyarihan ka talaga, eh gawin mo ito sa buhay ko. Hindi ayon sa iyong kagustuhan, ayon sa ating
kagustuhan. Subalit malinaw na sinasabi ng Panginoon, no, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Sapagkat sa paggawa nito, ay ipapakita mong ikaw ay nagtitiwala sa anumang kaparaanan, sa anumang kasagutan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. O kaya, siguro sumagi sa isip ko yung aking ginamit na introduction na isang nagmamakaawa sa tukso. Don't take my man. O, ngayon, ayan, hindi natin kailangang ipagmakaawa sa tukso ng ating Panginoon. Dito natin makikita ang kanyang pagiging Diyos at kanyang katatagan. At ano ang kaugnayan nito sa ating ginaganap ngayon na 40 araw ng paghahanda sa pagkabuhay ng muli ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo rin ay napapaloob sa isang disyerto. O maaaring hindi lang Lent, hindi lang Kwaresma, kundi ang ating buhay. Isang disyerto na kung saan ay tayo ay araw-araw, oras-oras, lagi-lagi na kinakatok ng tukso. Psst! Andito na ako. Ready ka na. But then, as I said, we have our man to follow. We have our man to trust. That later on, we will emerge victorious. The first reading reminds us of how an act of offering, pag-aalay sa Diyos, becomes a symbol of triumph. That the people of Israel were freed from slavery at may pagkakataon na sila ngayong mag-alay sa Diyos. Second reading is reminding us of who is this Jesus that will take us and be with Him in His triumph. And later on, eto, sa Ebanghelyo ngayon, diba sabi ko ngay, tayo mistulang nakapaloob sa disyertong ito ng buhay. And if we die with Christ, we will live with Christ. Tayong namamatay kay Kristong, tayo rin ay mabubuhay kasama niya. Kung ang Panginoon ay nagtagumpay sa tukso ng Diablo, tayo rin ay magtatagumpay sa tukso ng buhay na ito. As long as we cling, kakapit tayo sa Panginoon. Nang sa gayon, kung anuman ang pagdadaanin natin sa buhay, kasama siya, kasama si Kristo, ay mapapagtagumpayan natin ito. That together, we will come out of the desert triumphant. Hindi tayo gapi, hindi tayo tinalo, at hindi tayo kailangang magmakaawa na spare our Lord Jesus Christ because alam natin na ang Diyos na ito na siyang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan ay nagtagumpay laban sa tukso at lumabas sa disyerto na nanatiling Diyos, na nanatiling anak ng Ama, na nanatiling tagapagligtas nating lahat. So let us enter this desert called Lent, this desert called life, ready for temptations because we know that we are with Christ who is triumphant not only over death but triumphant against the devil. Amen.